bago tayo mag-umpisa, mga chong, shoutout muna kinakagawad ka sa Kino at sa Buena Family. Well, matapos magsagawa ng isang trade ang San Miguel Beermen sa pamamagitan ng pag-trade neto sa unrestricted free agent at bench player na si Paul Samar patungong Northport Batangpier, kapalit ni Aline Bulanadi, ay maraming fans ngayon ang nagtatanong kung gagawa din ba ng move ang sister team na Magnolia Templados. Kung saan ang matunog na bibitawan raw ng mga taga Magnolia ay ang 6'10" big man na si James Laput. So alamin natin, mga chong, kung gaano nga ba ito katotoo. Well, ayon pa sa ating trusted PBA insiders, malabo pa sa sabaw ng pusit na bibitawan ng Magnolia ito si James Laput dahil kinukonsidera itong project player ng kupunan. Kumbaga, ongoing ang pagde-develop ng playing skills neto hanggang masa at maging isang reliable at magaling na sentro. Kaya kung meron mang gustong bitawan ang Magnolia, natitiyak hindi si James Laput kundi ibang players na naglalaro bilang forward at point guard. Ibang balita naman tayo patungkol naman kay Coach Tim Cone na disappointed sa naging outcome ng laban noong Game 4 sa pagitan ng Barangay Ginebra at Bay Area Dragons kung saan nanaig ang Bay Area sa score na 94-86. Well, ayon pa kay Coach Tim, ang matalo sa isang katunggali na walang import ay hindi na bago sa PBA at kinongratulate ito ang Bay Area dahil nag-step up ito kahit wala ang import na si Andrew Nicholson. Dagdag pa ni Coach Tim, marami na siyang games na na-witness noon na walang import ang isang kupunan pero buhay at ganadong maglaro. Kaya wala kami excuses dahil tulad nga ng sinabi namin sa simula pa lang ay magiging isang mahirap ito na serye dahil wala namang madali sa finals. Muli sa ating balita, mga chong, patungkol naman sa import ng Bay Area Dragons sa si Andrew Nicholson na walang kasiguraduhan kung makakapaglaro sa Game 5 kontra Barangay Ginebra ngayong Linggo. Well, ayon pa sa latest report na lumabas patungkol sa Bay Area import ay sinabi nito na hindi siya sigurado kung makakapag-suit up siya sa Linggo. Pero ayon naman kay Coach Brian Gurjan, nagihintay sila at tinitingnan kung okay na itong si Andrew. Dagdag pa ni Coach Brian, ang sitwasyon nila kay Andrew ay day by day. Natapilok niya ang kanyang paa at namamaga ito. Sa ngayon, pinakikinggan namin ang mga doktor at pinag-usapan ang sitwasyon ni Andrew kung saan nagre-rehab ito ng 24 hours a day upang makabalik lamang. Well, mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B once again. I'm out.